kabalitaan at kumustahan. Talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si John Ibanez, ang inyong kabalitaktakan sa TWIZ. Lunes na naman po, mga kabalitaktakan. At sa oras pong 33 kalahating minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Alam niyo na, ibig sabihin yan, sa tuwing sumasapit ang oras na yan, mula Lunes hanggang Biyernes. And po ay ang nag-iisang balitaan at kumustahan sa IZ. Sama po ang inyong lingkod, John Ibanez. Siyempre, umaasang kasama pong nakatutok ang lahat po ng ating mga kabalitaktakan all over the Philippines and all over the world. Pasensya na po mga kabalitaktakan, ha? Na kailangan ko pong maglagay ng proteksyon. Ilamang po para sa akin, kundi para sa mga kasama ko rito sa impilan. Kapagkat sa tanda ko pong ito eh, ako'y skinipon. Kaya nadali ako ni Partner David sa aming health news eh. Talagang sapul na sapul si John eh. Anyway, ang makakausap po natin maya-maya po lamang ay ang nag-iisang idol ko to, ha. Nag-iisang dadin kung tawagin ng mahusay na sports analyst at sports writer, si Dadin Kinito Hanson. Pero maya-maya po lamang yan, ha. Kailan tutok natin ngayon ay yung magandang resulta ng dalawang magkasunod na laban ng ating pinakamamahal na Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. Fifth window, kung di ako nagkakamali, ha? Fourth or fifth window ng FIBA World Cup. Siyempre, pag sa larangan ng basketball ang ating tinukoy, hindi rin po natin maiiwasang hindi mapag-usapan yung kontrobersyang nangyari sa karaang laban sa pagitan ng JRU at College of St. Benilda. Sa 98 season ng NCAA, yung tinatawag na basket brawl. Ah, basket brawl, ha? Kamat isa lang yung mga yung nanapak, ang dami pong sinapak eh, ang daming tinamaan. Kinalamang kahit ganung nagkasakitan, eh, hindi po nakipaglabo-labo yung iba pang mga manlalaro at iba pang mga kasama na magkabilang kupunan. Yung tungkol sa incident na may kaugnayan sa JRU player na si John Amoresa. Pero habang inaintabayanan po natin ang ating pakipag-usap kay Kinito Dadin Hanson, ay magbibigay daan po muna ako sa isang mahalagang pag-uulat dahil mula sa labasin ng naimpilan. Dahil sinasabi nito na ang pagpapataas ng kaalaman ng mga Pilipino ukol sa digital skills kontra cyber threats, dapat daw matutukan ayon sa isang mambabatas. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 17, Jopal Paleño. Nagsagawa ng pakikipagpulong si OFW Partners Representative Marisa Del Mar Magsino sa mga opisyal ng Department of Information and Communications Technology o DICT para resolbahin ang issue ng learning gaps sa ICT. Ilan sa napag-usapan dito ang courses for literacy in internet and computer knowledge o ang CLICK Project. Hangad ng proyektong ito na maitaas ang kaalaman ng mga Pilipino hinggil sa digital skills. Layon din ito na mapunan ang nawala sa mga mag-aaral bunsod ng dalawang taong virtual schooling dahil sa nangyaring global pandemic. Giit ni Magsino, napakahalaga ngayon na magkaroon din ng sapat na kaalaman ang mga Pilipino laban sa cyber threats at cyber safety. Siniguro din ng kongresista ang iba pang mga proyekto katuwang ang mga tanggapan ng pamahalaan upang maisulong ang mga programa at proyekto na pakikinabangan ng mga OFW at kanilang mga pamilya. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Salamat, Jopel. Samantala, citizens arrest sa mga driver ng mga mamahaling sasakyan na may logo ng PNP, ipinag-utos ng mismong pinuno ng pambansang pulisya. Ang detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco.
Hinikayat ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang mga motorista na agarang arestuhin o i-citizen arrest ang mga tsuper ng mamahaling sasakyan na may logo o tatak ng PNP gayong labagaan niya ito sa batas. Kasunod ito ng pagka-arestos ng PNP Highway Patrol Group sa driver ng Toyota Alphard na may tatak na pulisya at PNP na nagtrending, kung saan lumabas sa investigasyon na isang kumpanya ang nagmamayari ng naturang sasakyan na ipinasa sa ibang may-ari. Git ng PNP chip na hindi gumagamit ang PNP ng Toyota Alphard at Innova at Grandia, commuter van at utility pickup lang ang mga sasakyan na nakarecord sa kanilang property inventory. Ito si Patrol 11, Tina Orozco nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Tina. Magbabalik po ang inyong nag-iisang balitaan at kumustahan sa IZ makalipas lamang ilang paalala. Tutok lang! Balitaan! Balitaan! At kumusta! Kumusta! Alright, nagbabalik po ang inyong balitaan at kumustahan sa IZ kasama ang inyong lingkod, John Ibanez po, inyong kabalitaktakan. Alright, tayo po yung napapanood din ha, sa IZ TV. Alright, ang live. Sa mga masugid nating tagapakinig na meron din lang kayong kumbagay box na napapanood or pwedeng panoorin ng IZTV, antalahin nyo na po para makita nyo naman ang itsura ni Johnny Manny. Okay, napapanood po tayo via test broadcast sa digital free TV na IZTV. Available din po tayo sa digital TV devices sa TV receivers. Mangyari po lamang na i-scan ang inyong digital TVs at channel box upang mapanood ang IZTV. Alright, abangin na tabayanan natin si Dadin ha. Dadin, if you're listening, pakisagot. Alright, isa lang po sa importanteng gusto kong malaman mula kay Dadin. Kasi ito ha, nung nakaraan, parang maraming nagkaroon ng haka-haka at kaba na hindi natin kakayaning talunin ng Jordan dahil wala si JMF, John Mar Fajardo at si Kiefer Ravena sa lineup ng Gilas. Pero nakita nyo naman po yung resulta ha. Ibang klase yung ipinakita ng mga yung kasalukuyang bumubuo sa koponan ng Pilipinas na Gilas nung kanilang kalabanin at talunin ang Team Jordan. May mga naturalized player pa, di ba? Nagtatangkaran po ang mga ito, naglalakihan ang mga ito, at kung nakita niya naman po yung mga katawan at laro nito ay talaga naman. At I understand 2018 pa. Yung kinabahan lang ako nung sumalampak siya, unang likod yata noon na bumagsak siya, akala ko hindi nababangon. At isa pang pumutok ay yung kababayan natin naglalaro sa Australia, si Kai Soto, husay ng bata. Alain mo 7-footer tumitres. Tsaka yung depensa niya sa gitna, talaga namang nakagugulat. Anyway, nalaman yan sa gusto nating malaman at mabigyan ng kumbagay kasagutan mula sa isang eksperto, sports analyst at batikang sports writer sa katauhan niya ni Kinito Dadin Henson. Isa pa, syempre, pag sinabing Gilas, Pilipinas, hindi rin po natin pwedeng palagpasin yung katotohanan na meron din tayong mga gustong i-naturalize na mga manlalaro. Hingi tayo ng update sa kanya, ano ba yung update na nakukuha niya? Kasi I understand, mukhang maraming mga kababayan nating Filipino, basketball fanatics, ang isang init na init at inip na rin naghihintay na maging naturalized player itong si Justin Brownlee. Ha? Kasi kung maglaro po ito, kabisado na yung laro ng mga Filipino eh. Hindi siya flashy, hindi siya maangas, hindi siya pag-uusapan pa rin natin yung insidente dun sa NCAA. So ano, okay na ba siya? Ready na? Alright, sige. Kausapin na natin ang nag-iisang Dadin Kinito Henson. Idol! Magandang hapon! Good afternoon sa inyo. Good afternoon. Narinig ba ako? Sir, malinaw. Narinig ba ako? Malinaw, Dadin, okay. Malinaw. I'm sorry, hindi ako makapasok sa Zoom at kinakailangan yata ng commercial Zoom account. Hindi ako makapasok. So sorry na lang. I've been trying the last 15 minutes pero mahirap eh. Right.
Problem 'yan, basta ang mahalaga ay nakikita yung gwapong litrato mo at naririnig yung napakagandang boses mo, Dadin. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon. Doon nagkaroon ng technical glitch, at least ang mahalaga ay kasama ka namin ngayon. All right? So, i-direct to the point ko na, Dadin. Kamusta ang nakita mong laro ng ating Gilas Pilipinas sa nakalang dalawang laban nila sa Middle East? Go ahead. Well, maganda naman. Ang feeling ko, unang-una, sweep natin yung fifth qualifying window. Mm-hmm. And both of those games are on the road. Nakita ko that there were some improvements all the way from the Jordan game hanggang Saudi game. Viral, 29.3% shooting from the floor, mm-hmm. only for Saudi Arabia. So, yung winning formula natin in both those games is defense. Definitely. Uh-huh. At ako sa tingin ko, maganda din yung pagkapasok dito ni Coach Tim Cone. Mm-hmm. Because siya ay nagdadala ng defensive orientation mm-hmm. sa team natin. At saka napakaganda ng teamwork ni Coach Tim Cone at ni Coach Chot Reyes. Mm-hmm. Alright. Iba ba kung sakaling nasa lineup at naglaro si JMF or Jun Marfajardo at Kiefer Ravena, Idol? Mas nakakabuti pa yung let's say kung pumasok si Jun Marfajardo because mm-hmm. titindi ang ating depensa sa ilalim. But you know, it all depends kung ano yung chemistry na kaya mm-hmm. na kailangan natin, no? It also depends yung matchups ng kalaban. And I feel that you can see that slowly but surely gumaganda na ang takbo ng sistema ng ating mm-hmm. Gilas. And isang factor that I attribute that to was because some months ago, pagkatapos ng ating hindi magandang performance in the last qualifying window, at of course, yung hindi magandang performance natin sa SEA Games, yung Gilas sa coaching staff, naisip nila gumawa ng paraan to have weekly Monday practices mm-hmm. for familiarity even right. while the PBA season was going on. Mm-hmm. Importante yan because maski na wala pang tournament that's ongoing or upcoming, gumagawa na sila ng paraan to be familiar with each mm-hmm. other. Yan ang kailangan na kailangan. Because in terms of skills, individual one-on-one skills, angat-angat tayo eh. Mm-hmm. Yung pinapakita ni CJ Perez, yung pinapakita ni Dwight Ramos at Bobby Ray Parks, mm-hmm. hindi na nakita yan from any Jordan player or from any Saudi player. Yung individual skills natin, mataas talaga mm-hmm. because Filipino basketball ang pinapakita natin. Right. Pero ang importante yung teamwork at saka yung chemistry. Mm-hmm. At ngayon nakikita natin unti-unti yung chemistry at coordination at saka yung teamwork gumagana na. Alright. Dapat bang palitan pa yung lineup na yan o dapat yan na lang, Dadin, sa tingin mo? Sa tingin ko, no, meron pa sigurong pagbabago. Of course, ipapasok natin si Jordan Clarkson for that magkakaroon pa ng SEA Games early part of May. Pagkatapos ng SEA Games at pagkatapos ng PBA, mag-uumpisa na ang training pool ng Gilas for the FIBA World Cup. Mm-hmm. There will be at least 3 months of training. Wow, buti naman. At pupunta sa US, pupunta sila sa Europe, mm-hmm. at magkakaroon ng bonding, magkakaroon ng closer coordination mm-hmm. among the players. Doon natin makikita kung sino ang final squad natin. No? Right. Ako ang feeling ko, baka magdala si Coach Chot ng mga maybe 20 players wow. sa pool natin. No? Maybe even more, maybe uh-huh. 24. Tapos doon lang siya pipili kung sino ang pinakamaigi. No? Si Jordan Clarkson will train with us for 6 weeks. Mm-hmm. So out of the 3 months, 6 weeks, papasok na si Jordan Clarkson mm-hmm. all the way na yan for the World Cup. Right. Siya magiging naturalized natin. So matatanggal natin si Kwame as a naturalized option, matatanggal natin si Justin Brownlee, who will most likely be our naturalized option in February for the 6th qualifying window, hmm. pati sa SEA Games. Alright, mag-agree ka ba sa akin na Dadin na sa nakita kong iba yung impact ng Scottie Thompson at saka ng CJ Perez? Do you agree with me with that? Ibang-iba. But si Scottie at saka si CJ, hindi din lalabas ang kanilang galing kung walang coordination sa loob ng court. Correct. Kasi si Scottie magaling pumasa, magaling magbasa ng depensa, and I don't think Scottie will be the Scottie who played against Jordan mm-hmm. and Saudi Arabia kung wala si Kai Soto mm-hmm. at kung wala si Japet Aguilar. Uh-huh. I think lumabas yung galing ni Scottie, lumabas yung galing ni CJ Perez because
teammates on sa head court. Kumpiyansa silang tumira at may mapapasahang malaki, di ba? Because they attract defensive attention. If they defensive attention, then mas bubukas ang mga opportunity for CJ Perez to attack. Kanya, there's no secret to the success of Gilas. Teamwork, coordination, and chemistry. And plus, ngayon, ipapasok pa natin yung defensive orientation ng team na napakahalaga. Nakita ko yun. No? However, at the same time, no, tama John, sasabihin ko din, no, marami pa tayong dapat i-improve. For instance, free throw shooting. Sa Jordan, tumawag na timeout kung hindi tayo makaka-impact. Sa FIBA, wala sa isip. So, those are little things that we have to address. Dung game against Saudi Arabia, nagkaroon tayo ng backing violation. Again, mortal sin yun. Hindi pa pwede yan. Nagkaroon din tayo ng flop against Saudi Arabia. Hindi din pa pwede yun. Mamimigay lang tayo ng punto sa kalaban. Alright. So, meron din tayong triple violation si CJ Perez. Medyo na-lifting niya yung bola. Hindi din pwede yun. Because that will give another possession to our opponent. So, little things like that have to be addressed. But those little things kasi create momentum. Correct. Whether momentum negative shift or positive. So, dapat ma-address natin yung mga little things like that. Free throw shooting, yung mga backing violation, yung mga flapping, yung 5-second inbound violation, yung traveling. Si Poirot nagkaroon ng dalawang traveling violation and nag-game against Jordan. Tapos, negay pa yung kanyang tira because humawak muna siya sa ring bago niya dinakdak. So, again, we have to be mentally conscious on the things we need. Mga little things. Correct. I hate to say this, pero Idol Dean, alam ko isa ka rin sa nadismayado sa John Amora's case. Ano unang naramdaman mo at gusto mong sabihin nung nakita mo yung insidente? Ako, unang-una sasabihin ko kasama ng John na disturbing na mabigyan ng matinding penalty si John Amora because this is not his first offense. So, kung indefinite suspension ang binigay sa kanya, deserving siya doon. But at the same time, dapat siguro isipin natin, bata pa to, he's college player present na school. Obviously, he has mental anger management issues. He's a student athlete with a problem. So, let us help him. Let us guide him. Let's put an arm around him and say, John, pag-usapan natin kung nangyayari sa buhay mo, ano ba to? He's still, what, maybe in his early 20s? It's not right off his life. It's not off his life. Let's not give him a life sentence. Mm-hmm. Baba to bata. He's obviously misguided. So, bigyan natin ng guidance. Bigyan natin ng counsel. Pero yung makasama yun, ang violation nito is nag-explode siya. Nag-emotional outburst siya at nanuntok. Okay? Nagkaroon ng violent outburst on the part of Amores. Hindi siya nag-game fixing. Iba yung game fixing eh. Because yun ay talagang malicious intentional action. Dapat yun eh. Bilanggo. For what he's done. Pero si John Amores, I want him to be a little sympathetic. And at the same time, I call on the NCAA. May pagkukulang din ng NCAA. What triggered this outburst from Moore was apparently a fan in the stands who was calling him out. The security should have clearly identified that fan, called him out to avoid an escalation. Correct. Pati yung mga referees, if the referees are under control of any game, dapat nakita nila si Amores even before the season started. Correct. Alala, may history na si Amores. Dapat so, dapat tinitingnan na nila. Correct. To make sure that walang escalation of any kind. So, sa tingin ko, meron din pagkukulang ng NCAA. Right. They should just not point the finger at Amores and say, eto masang tao to, let's give him an indefinite suspension. Dapat, NCAA should also point the finger at themselves. What they have done to avoid a situation like this. I think that has to be given due importance aside from stopping in suspension on Amores. Okay. So, I think, apa, so,
Idol din, pasensya ka na. Sa maikling pananalita, kung nakikinig ngayon sa atin si John Amores, anong mensahe mo sa kanya? Ako mensahe talaga, unang-una, i-accept yung accountability sa ginawa niya and be remorseful. Issue a statement of apology what has happened. But at the same time, I think he should open his arms to authorities who will offer him counseling. Maybe you should ask the authorities to understand him and to perhaps give him a chance to mend his ways. But he needs counseling. He needs guidance. Let's not shut the door on him. He's just a young man. Let's not end his career and his life with this. I know he's a repeat offender, but something is wrong with his mind. So that is something we have to address. Kawawa naman, he's a human being. So let us be sympathetic to a human being. All right. Lang aking sasabihin. Apa. With that, the dean. Papa. I don't know Amores. I don't know about his family history. All I know is that he's done with mental issue, a mental problem. Siguro, bigyan natin ng konting guidance and counseling so that he can straighten out, because it's just a young man starting out. Alright. I hate to say this, Dadin, pero hindi talaga kasyang isang araw, kalahating oras, isang oras, at mga susunod na oras para matapos ang usapan nito. Pag-uusapan. Yung darating na lang na ba ni Pacquiao? Correct. Naku, pag-uusapan pa natin yan. Uh-huh. Ang dami pa natin pag-uusapan. NBA, yung Philippines, NBA, si Jordan Clarkson, si Jalen Green. UAAP, NCAA. On your free time. Ang dami pa natin pag-uusapan dyan. On your free time, Idol. Tawagan kita ulit, ha? Alright? Anytime. Okay. Anytime. Thank you so much, anytime. Idol. Ingat. Maraming salamat. Maraming salamat sa'yo. Alright, dyan po mga kabalitaktakan ang nag-iisang Kinito Dadin Henson. Naway! Amin po kayo napulot na aral, ha? Sa bitin na pag-uusap namin ni Dadin. Sabi ko nga, kulang ang isang oras, kalahating araw, isang linggo. Talagang sports ang pag-uusapan. At si Dadin Kinito Henson ang kausap natin. Hindi naubusan eh. Actually, ako nga naubusan ng tanong eh. At naubusan tayo ng oras. So, paumanhin sa mga hindi natin natalakay. And hoping sa mga susunod na pagkakataon, open na open naman siya on her on his free time na muling makasama natin at makabalitaktakan. Alright! Maraming salamat sa aking mga nakasama, ang napakahusay na technical o technician, si Engineer June Aguba. And hindi ng ating social media persons, Angelo Baino, Elena Dimalanta, mga writers na sina Rashid Loxin, Iriam Sancho at Hannah Oledan, ating CA na si Micah Cervantes at Jessa Barameda. Susunod na po ang programa Beyond Buhay Metro, kasama ang nag-iisa batang bata at sexing-sexing, Miss Aida Gonzalez. Hanggang bukas, mga kabalitaktakan! Ako po ang inyong nakabalitaktakan, Johnny Banyes. Stay safe, God bless, love you all! Iyan na! Mwah! Balitaan at kumusta?